Okay, hello everyone. Ang lecture natin ngayon tungkol sa psychometrics. Let me share my screen. 9 things all psychology professionals should know about psychometrics. This is part 1 of my lecture. Meron tong kasunod na part 2. Abangan nyo lang. Now, for those of you who are asking, bakit ko dinideliver tong lecture na to, eh hindi pa naman kami psychology professionals. Mga students pa lang kami. Ang sagot ko dyan, malapit na kayong maging psychology professionals. I'm sure many of you, after you graduate, isa yan sa mga goals nyo sa buhay, magte-take kayo ng board exam to become a psychology professional, whether being a psychologist or a psychometrician. So kahit wala pa kayo doon, even before you become a psychology professional, it would be better kung itong mga bagay na to alam nyo na, because it will help you big time in becoming a better psychology professional. So future tense to. Alright? Na kahit wala pa kayo doon, eh alam nyo na dapat tong mga to. Okay? These are the goals that I have for this lecture. Number one, I want to summarize the major points in the field of psychometrics. In fact, itong lecture ko na to, I deliver this in my undergraduate classes as a form of my summative lecture. Lahat na pinakamahalagang points na hit namin in the subject psychometrics, masasabi ko in this lecture. So this is a good way to review kung ano ba yung mga mahalagang points na yon, no? And number two, this is also a semi-review for the board exam. Para sa mga nagre-review dyan, if you want to test yourself kung okay na ba yung alam nyo, malaki na ba yung knowledge base nyo sa board exam, meron akong mga itatanong na questions dito later. If you want, you can pause the video and then you attempt to answer those questions. And then abangan nyo kung ano yung sagot sa mga itatanong ko. Tingnan nyo kung pareho tayo ng sagot. Alright? So those are the two goals kung bakit ko to dinideliver itong lecture na to. So let's start with the 9 things. Unahin natin sa number 1. The goal of psychometrics is to improve human life. Ito ang dapat unang pinakaalam ninyo about psychometrics. Bakit ka nagsa-psychometrics? Bakit mo gusto mag-psychometrician? Bakit gusto mo maging licensed? Ang sagot, kasi gusto mong mag-improve, gusto mong makatulong sa pag-improve ng buhay ng tao. You want a person's life to be better than before. Actually, ito dapat yung primary pangunahing motivation mo why you want to be a psychology professional. Even before money, even before promotion. Wala namang masama kung gusto mong pagkakitaan ang pagiging psychometrician. You sell your services. Yung iba siguro magbebenta ng psychological test or magde-develop ng test for certain organizations. Okay lang naman yon. Or kaya mo lang gusto magpa-license kasi gusto mong ma-promote sa trabaho, tataas ang sweldo mo. Okay lang naman yon, pero dapat secondary lang. Hindi yan yung main reason why you want to be a psychometrician. Let me repeat. Bakit mo gusto mong maging psychometrician? Bakit gusto mong maging psychology professional? Gusto mong makatulong na mag-improve ang buhay ng ibang tao. In fact, kung babalikan nyo yung framework natin, long time ago, I lectured on this, ano ang pinaka-endpoint ng field of psychometrics? Saan papunta? Bakit may field of psychometrics papuntang psychological assessment? You may pause the video and review yourself ano bang ibig sabihin ng psychological assessment. This is the process where we attempt to make sense, to interpret, to say something about the psychological condition of a person. At syempre, ang assumption, yung assessment na yon, nanggaling sa series of measurements that we have done to the client via the use of psychological tests. Yan, kaya sanga-sanga na nga yan eh. Kaya dapat i-review nyo to. Isa-isa, alam nyo yung relationships among these different concepts. Okay? So, again, going back, kaya tayo nagsa-psychological assessment, kaya tayo nagsusulat ng psychological report or assessment report, gusto nating makita yung psychological condition of the person. Ano ang current psychological condition niya? Ang tanong, bakit? Bakit kinakailangan natin malaman kung nasaan yung psychological condition ng tao? Ang sagot dyan, kasi nga, from there, we will help the person to be better than before. Siyempre, bago ka mag-recommend ng mga interventions, bago ka mag-recommend ng mga dapat gawin ng isang kliyente, alam mo muna kung nasaan siya. Kamusta ang psychological condition niya currently? And then from there, we can recommend certain decisions
to the person para mag-improve yung psychological functioning niya. Remember, that's the main function of an assessment report. Doon papunta yan. Gusto nating mag-recommend ng mga decisions sa isang tao, sa mga kliyente natin, para mas mapaganda ang buhay nila. Diba? So, ire-recommend natin kung saang program sila dapat pumunta. Ire-recommend natin if this person deserves to be hired. Ire-recommend natin if this person deserves to be promoted. Kanino natin ibibigay ang custody ng mga bata, sa nanay ba o sa tatay, so on and so forth. Lahat ng decisions that we will recommend to our client na gawin nila, dapat para sa ikabubuti nila. Because again, going back to number one, yan talaga ang point ng psychometrics. Nakakatulong tayo dapat sa buhay ng tao. Kung ang plano mo, gamitin ang psychology para manlamang ng tao, para yumaman ka, maging milyonaryo ka, you have the wrong motivation. Okay? Ang pinakatamang motivation, why we want to be a psychology professional, is because we want to be able to help other people. Now, meron lang akong side comment about this process of assessment, no? Ano ang pinaka-principle na dapat ina-apply ng mga psychology professionals in connection to how we assess our clients? Ang sagot dyan, kailangan lagi tayong nasa truth. In trying to assess a person, sisiguraduhin natin na lahat ng assessment natin, lahat ng sinasabi natin about our clients sa assessment report natin, yung proseso ng paggawa natin ng measurement and assessment must be guided by truth. Yan ang foundation. Dapat yung katotohanan. Diba? Kasi ang katotohanan, the more you expose a person to the truth, minsan kahit masakit, minsan kahit hindi maganda yung sasabihin mo sa assessment report about your client, kailangan niyang malaman yon. Because truth, sabi nga ni Cristo, diba, will set a person free, or in a psychological language, the more truth you expose a person to, mas gumaganda yung mental health niya. So mas marami kang katotohanan na binibigay sa kliyente mo tungkol sa sarili niya. Ano nangyayari? Mas gumaganda yung mas matutulungan mo siya na magkaroon ng better mental health. And remember, as psychology professionals in the future, we are already bounded by code of ethics. At isa sa mga laman ng code of ethics ng pagiging psychology professional, dapat kung paano mo gawin yung trabaho mo, it's based on the truth. Hindi mo pepekein. Hindi ka maglalagay ng kahit anong form ng kasinungalingan tungkol sa kliyente mo. Lahat ng ilalagay mo sa assessment report mo dapat base sa katotohanan. Yan. Let me give you an example kung paano ito minsan na-violate, no? Like, meron akong mga naririnig na mga grupo ng mga professionals where they are asking people to pay them money. Ang kapalit nun, gagawa sila ng peke na assessment report para lang palabasin that they are not mentally stable. Ang tanong, bakit naman nila gusto na maging mentally unstable sila? Tama ba sinabi ko? Mentally unstable. Bakit nila gusto maging mentally unstable sila? Kasi gagamitin nila yon for their annulment cases. As you know, in the Philippines, wala tayong divorce. So, dapat mabigat ang reason mo why you want to dissolve your marriage. And one of the reasons na allowed para ma-dissolve yung marriage mo is patunayan mo sa korte that you or your partner or both of you are psychologically incapacitated. Pero para ma-establish mo kasi na psychologically incapacitated kayo at kailangan i-dissolve ang marriage nyo, kailangan patunayan niya ng isang professional via psychological assessment. O, dito na ngayon papasok yung ethics. Merong mga ibang grupo na naririnig ako, no? May mga insiders ako na nagpapabayad sila. Just pay this large sum of money, give it to us, and then you leave this to us. Kami nang bahala gumawa ng assessment report na papalabasin na mentally unstable kayo at kailangan talaga i-dissolve ang marriage nyo. So my question is, where is the ethics in that? By doing that, nawala na kaagad yung principle of truth. Diba? Susulat ka ng assessment report na hindi naman base sa psychological measurement. Remember, that's one of the characteristics of a good assessment. Lahat ng sinabi mo sa assessment report mo, base sa series of measurement na ginawa mo. Wala kang sasabihin na hindi base sa raw score ng mga test na binigay mo.
Eh, kung ito yung gagawin mo, meron ka na kaagad na assessment report na wala namang pinagdaan ng measurement, na wala na kaagad yung truth, naging unethical na. See? So kapag ganun ang ginagawa ng isang practitioner, nagiging unethical siya. At ang effect niyan is, hindi tayo nakatulong. Diba? Kasi bilang mga psychology professionals, dapat nagre-restore tayo ng mga psychological statuses ng mga tao, including marriage. Pero kung babalikan nyo yung example ko dito, anong nangyari doon sa grupo na to? Anong ginawa ng grupo na to? Ng mga quote-unquote psychology professionals na nagpapabayad para gumawa ng pecking assessment, instead of helping to restore the marriage, nakatulong sila na i-dissolve yung marriage na sana pwede naman pa palang ayusin. In fact, the fact na kailangan mo pang pekein yung assessment report mo para lang palabasin na meron kayong psychological condition, it already tells us na baka wala naman talagang psychological condition. Which tells you na most likely pwede pa tong maayos. Pwede pa siguro tong mag-undergo ng therapy, pwede pang i-counseling yung mag-asawa, pero gumawa ka na ng pecking assessment report at naniwala na yung korte. So ano nangyari? Instead na maayos yung marriage, instead na na-restore yung marriage, naging kasangkapan ka pa sa pag-dissolve ng marriage. So hindi mo nagawa yung function mo as a psychology professional. Mali yung contribution mo. You have contributed to the dissolution of marriage instead of helping the society to restore, to save the marriage. Ganyan ang nangyayari kapag ang nagiging motivation mo in being a psychology professional is money or some other selfish intent. Nawawala yung ethics mo na nababaluktot ka. Nawawala ka doon sa mission na dapat mong ginagawa. Alright? So that's point number one. Ulitin ko, baka nalimutan nyo na. Ano yung point number one? The goal of psychometrics is to improve human life. Lahat ng sinusulat natin sa assessment report, yung proseso ng paggawa natin ng measurement and assessment, dapat lagi sa ikabubuti ng buhay ng mga clients natin. Number two, tatandaan natin, being ethical in psychometrics is very important. Ano ba ang pinaka-point? Bakit natin dapat maging ethical bilang mga psychology professionals? Ayaw nating masaktan ang mga clients natin. And speaking of ethics and preventing harm, I highly recommend bago kayo mag-take ng board exam, basahin nyo itong mga important documents na to. Yung mga code of ethics, dalawa yan. No? Basahin nyo yung sinulat ng PAP, basahin nyo rin yung sinulat ng APA. Marami kasing mga items in the board exam tungkol sa mga ethical principles. Now, for those of you who are visual learners, gusto nyo nakakanood kayo ng mga lecture videos in connection to this ethical principles, gumawa ako ng lecture video dyan. Hanapin nyo na lang sa YouTube channel ko under ng Psychometrics. Episode 7 yan. Talagang the nitty-gritty details of the following ethical principles diniscuss ko in this short lecture. Alright? So, punta na lang kayo and then panoorin nyo na lang. Pero, daanan na rin natin, no? Ano ba yung iba't ibang mga ethical principles na dapat pinapractice natin? Kapag naging psychology professionals na tayo, syempre nandyan ang informed consent. Oh, you can pause the video and review yourself anong ibig sabihin ng informed consent. Dinefine yan ng APA sa kanilang code of conduct. Ito yon. Basahin nyo na lang on your own. Basta ang bottom line lang ng informed consent is hindi ka dapat magbibigay, hindi ka pwedeng mag-administer ng isang psychological test hanggat hindi mo nakukuha yung consent ng clients mo. Pero bago ka nila bigyan ng consent, dapat meron ka munang binigay na information sa kanila. It has to be in that sequence. Hindi pwedeng may i-skip ka dito sa dalawa. Hindi pwedeng consent lang, walang information. Hindi pwedeng information lang, walang consent. Dapat in that sequence, may ibibigay kang information sa mga clients mo, sa test takers, and then pag naintindihan na nila yung information na binigay mo, bibigyan ka nila ng consent. At yung consent na makukuha mo from them, yun na ngayon yung signal mo na pwede ka na mag-administer ng psychological test. Ano ba yung mga information na to na dapat binigay mo sa client mo? Bago ka nila bigyan ng consent, ito yun. Okay, so ito yung outline
from Numbers 1 to 6. So basahin niyo na lang yung ibang sources, baka meron ako na miss out, pero ito yung mga pinaka basics. Maliwanag. So dapat lahat 'yan na iintindihan ng test taker bago siya pumayag na kunin yung psychological test na ibibigay mo sa kanya. All right? And one more thing, no, about informed consent, dapat ang informed consent must be in written form. Nakasulat yan sa isang hard copy na dokumento. Ibig sabihin, itong mga yan, dapat nakasulat yan word for word sa kapirasong papel, tapos babasahin yan ng test administrator, and then from there, pag naintindihan na ng client lahat ng yan, at payag siya na kumuha ng test, ano mangyayari? Doon niya ibibigay yung consent niya. And the hard evidence na ang kliyente nagbigay ng consent, naintindihan niya tong mga to at payag siya, nasagutan pa rin yung psychological test, dapat signature. Informed consent must be in written form. Kasi kapag nagkademandahan in the future, kapag nagkaroon ng mga negative effects, yung psychological experiment o yung psychological testing, eh protection ito ng nag-administer na test na nagbigay siya ng informed consent doon sa client. Kahit alam nung client na merong possible risk na pwedeng mangyari sa kanya, yet pumayag siya, eh mas hindi magkakaroon ng liability yung nagbigay ng test. At ang ebidensya niya na pumayag nga yung kliyente is itong written informed consent. So it's very important, ha? Tandaan nyo yan na dapat kapag magbibigay kayo ng informed consent, as much as possible, written form. Not even digital form. Kasi ang digital form, pwedeng pekein. Pwede kayong laging sabihan na, eh, hindi ko naman signature yan eh. Baka kayo lang nag-copy and paste yan eh. Diba? So mas maganda talaga, hawak ano, sulat ng kamay yung pirma doon sa papel. Another ethical principle na dapat alam ng lahat, yung confidentiality. Siyempre, alam na alam nyo na yan, according to the APA, ang simpleng ibig sabihin yan, hindi mo basa-basa pwedeng ilabas ang resulta ng mga psychological tests ng mga clients mo na kumuha ng sets of psychological tests. Alright? Pero tatandaan nyo na just like in law, merong mga exceptions yan. Hindi naman laging nag-a-apply yung confidentiality, no? Minsan, may mga situations, special situations na pwede mo namang hindi sundin yung confidentiality. Such as what? Diniscuss ko yan dito sa lecture ko, episode 7, panoorin nyo na lang. But one of the examples of exceptions ng confidentiality would be court order. Kapag sinabi ni judge, kapag sinabi ng korte, may ongoing investigation, ilabas mo ang psychological report ng kliyente mo kasi makakatulong yan sa pag-solve ng kaso, wala kang choice but to release the results. Huwag kang magdrama-drama dyan na, ah, hindi. Talagang susundin ko ang confidentiality over my dead body. Hindi pwede. Kasi baka madimanda ka pa ng obstruction of justice. Kasi nakakabagal ka sa pag-resolba ng isang kaso. Okay, next. Ito hindi to masyadong dinidiscuss sa mga lecture, but I think this is very important, the ethical principle of competence. Ibig sabihin yan, according to the APA, yan, basahin nyo na lang on your own, pero sa simpleng Tagalog, huwag kang mag-handle ng mga psychological test na kulang ka sa experience or kulang ka sa competence. Kaya nga, alam nyo ba, very few people know this, no? Ang mga psychological test natin, may mga categories yan. They are organized according to categories, and the categories are based on the competence demand of the test coming from the psychometrician. Meron tayong mga test na ang level nila is level A. Ibig sabihin ng level A test, ito yung mga test na mababa lang naman yung demand. Mababa lang yung requirement para pwede mo siyang i-administer. Such as, nakakabasa at sulat ka, marunong ka mag-timekeeping, licensed psychometrician ka, pwede ka nang mag-administer ng level A test. Karamihan ng mga self-administered test under level A, NAOPIR, MBTI, and some other self-administered personality test, mabababa lang ang requirements niyan. So, in the Philippines, basta meron kang psychometrician license, pwede ka nang mag-handle ng level A test. Pero meron tayong mga test na level B,
eto dapat mas advanced ang alam mo about psychological testing. So basahin nyo na lang to on your own. Pero ang pinakamataas na level ng test would be level C. Yan, basahin nyo kung ano ang mga requirements bago ka makapag-administer ng level C test. Kaya sa mga level C test, kailangan ng matinding training dyan. In some situations, kailangan supervise ka ng isang taong mas mataas pa sa'yo. Some examples of tests under level C would be most of projective tests under ng level C yan. Alam nyo naman yung projective test, sinisilip mo yung laman ng unconscious. Diba? So, kasama dyan ang draw a person test, kasama dyan ang Rorschach ink blot test. So, kung estudyante ka pa lang, huwag kang mag-feeling-feeling na kaya mo mag-Rorschach. Diba? Tell me, what do you see? Huwag kang mag-ganon-ganon. Kasi wala ka pang enough training and competence to handle projective test. Ang Stanford Binet 5, under rin ng level C yan. Matindi ang training na kailangan before you can administer Stanford Binet 5. In fact, in some countries, they even require a person to be licensed in handling Stanford Binet 5. May mga ganun kasing sistema in other countries. Talagang required na license ka ng Stanford Binet before you can even administer their test. Alright? So, ang bottom line lang dito, kung alam mo na yung competence mo, yung training mo, hindi siya tugma sa requirement ng test, huwag mo siyang i-administer. Alright? Dapat sa sarili mo, alam mo na hindi ka pwede mag-handle yan, pero kung kailangan talaga i-administer yan, maghanap ka ng psychometrician or psychologist na papasa or qualified enough to administer such different tests. Another application of the principle of competence is bilang professional in the future, responsibilidad mo to further improve on yourself. Nakasulat yan eh, balikan natin. Ayan. Responsibilidad mo na sisiguraduhin mo na yung competence mo is up to date. Responsibilidad mo na dapat lagi mong ina-upgrade yung knowledge, yung competence mo bilang isang psychology professionals. And how do you do that? By increasing your CPD points. Para sa mga hindi nakakaalam, ibig sabihin ng CPD, continuing professional development. Ibig sabihin ng CPD points na yan, ito yung points na dapat meron ka bago ka i-renew ng PRC sa license mo. At paano mo na dadagdagan yung CPD points mo kapag umaattend ka ng mga seminars na ganito? So usually, kapag nakakita ka ng seminar, may poster at may nakalagay na 10 CPD points, yan yung points na makukuha mo kapag umaattend ka sa seminar na yan. So, kukolektahin mo yung mga certificates from these seminars hanggang sa makumpleto mo yung required number of CPD points para ma-renew ka ng PRC kapag nag-expire na yung license mo. So, sana wala na magre-reklamo na bakit ganun ang mahal-mahal ng mga seminars. Mag-invest kayo. Kaya dapat lagi kayo may savings. Diba, pang Starbucks nga, meron kayo. Pang Boracay nga, meron kayo. Pang out of town, meron kayo. Ano pa kaya to? Dapat pinag-iipunan nyo to kasi parte ito ng professional development ninyo. Okay? So, magkaroon kayo ng piggy bank, magkaroon kayo ng savings pang-attend ng mga seminars na yan para sa inyo rin naman yan to ensure that you are competent enough to be a good psychometrician. Number 3, ito sana naalala nyo pa to, it is your responsibility to give meaning to scores. In the future, pag naging mga psychometrician sa kayo, anong responsibilidad din nyo? Bigyan ng label, bigyan ng ibig sabihin ang isang raw score. Kasi yung label na ibibigay nyo sa raw score, doon nakadepende kung anong decisions yung ire-recommend mo sa kliyente mo para mas gumanda ang psychological life niya. Right? So we cannot make any decisions. We cannot recommend any decisions to the client if we don't know in the first place the meaning of the raw score. O kaya, dapat marunong tayo na gawin yan. Anong ibig sabihin ng 98 over 100? Yan yung raw score. Pero anong interpretation yan? Siya dapat ang bigyan ng scholarship. 85 over 100 siya sa Beck's Depression Inventory. Yun yung raw score. Pero anong ibig sabihin ng 85 over 100? Kinakailangan niya mag-undergo ng counseling. Masyado siyang depressed, hindi maganda mental health niya, kailangan niya ng intervention. Nagigets nyo? So yan yung kahalagahan kung bakit dapat marunong tayong magbigay ng kahulugan ng label sa mga raw scores. Pero paano ba ginagawa yan?
Again, you can pause the video and answer this question, ano ang pinakaproseso na ginagawa natin para mabigyan natin ng label ang mga raw scores? Ang tamang sagot dyan, kaya tayo gumagamit ng norm. Kaya sa psychometrics, meron tayong topic under norming. Itong norm table na to, ito ang ginagamit natin to give meaning, to interpret what a certain raw score means. Kaya dito sa first column, nandito yung range of scores. Dito sa second column, ito yung ibig sabihin, ito yung label na ibibigay mo sa score kapag yung raw score pumatak sa mga range dito. So kapag ang raw score mo pumatak sa 110 to 119, high average siya. Kapag ang raw score pumatak sa 80 to 89, low average siya. Kapag ang raw score pumatak sa 70 to 79, borderline siya. O, di ba? Imagine niyo kung walang ganyang table, hindi natin mai-interpret kung anong ibig sabihin ng raw score. At kung ang raw score walang ibig sabihin, wala tayong decision na pwedeng gawin, na pwedeng i-recommend sa mga clients natin. Alright? But I want to review you na merong dalawang klase of norming. There are two types of norming. May dalawang sistema kung paano natin binibigyan ang score ng ibig sabihin. May criterion reference approach, merong norm reference approach. Unahin ko yung criterion reference approach, no? Anong ibig sabihin ng criterion reference approach? In this system, yung ibig sabihin ng isang raw score, nakaset na. It's already predetermined. Kaya hindi na natin kinakailangan i-administer pa yung test, kumuha ng raw scores para malaman natin kung anong ibig sabihin ng mga scores. Pag sinabi mong criterion reference, wala ng pilot testing na kailangan. Nakaset na ang criteria, nakaset na ang interpretation ng mga possible scores. Hindi nakadepende sa performance ng grupo yung magiging ibig sabihin ng mga raw scores. Alam nyo kung saan ito ginagamit? Ginagamit to sa grading system ng mga eskwelahan. Like for instance, in De La Salle University, fix na yung ibig sabihin ng mga scores in this system. Diba? So, ano ang passing sa La Salle? 70. So, lahat ng score na 70 above, pasado. Lahat ng score na 69 and below, bagsak. Tapos may mga specifics pa yan, no? Kapag 97 to 100 ka, ano ka? 4.0, ibig sabihin nun, excellent. Kapag 93 to 96 ka, anong ibig sabihin nun? 3.5 ka, superior ka. Kapag 89 to 92 ka, anong tawag sa'yo? Very good ka, ang grade mo, numerical, 3.0. Nag-gets nyo? Alam na kaagad natin yung ibig sabihin. Basta alam mo lang yung raw score, alam na natin yung ibig sabihin. Ang tanong, bakit natin alam yung ibig sabihin? Kasi nakasulat na yan sa manual. Nakasulat na yan sa academic manual or sa student manual na set na yan ng university. Hindi na nag-pilot test yung university ng isang test tapos from there nalaman nila na ito yung range ng score given this meaning. Sila na ang nag-set ng range, sila na ang nag-set kung anong ibig sabihin ng range na yon. Got that? Yun ang ibig sabihin ng criterion reference approach. Parang yung nakasulat sa Matthew. Diba? Ang Diyos, meron siyang assessment kay Kristo. This is my beloved Son with whom I am pleased. That's God's assessment of Christ. Ang tanong, ang Diyos ba nag-pilot testing pa siya para lang masabi na si Jesus is well pleased? Or siya yung pinakamagaling? Ang sagot, hindi na. Ang Diyos na ang nag-set ng standard na si Jesus magaling. Kaya nga siya na-please. At ang tanong, ano ang standard ng Diyos kaya siya na-please kay Kristo? Ano yung nakaset na standard? Perfection. Yan naman yung sa Matthew 5. You therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. So, the standard is already set. Jesus is perfect, therefore, God is pleased with Him. Nagigets nyo? Ganun ang ibig sabihin ng criterion reference. Hindi nakadepende sa norm, hindi nakadepende sa ibang tao. Hindi nakadepende sa performance ng grupo kung anong magiging ibig sabihin ng raw score. Sinet na natin. Ito ang passing, ito ang failing. Ito ang righteous, ito ang hindi. Bakit yan yung righteous? Bakit yan yung hindi? Kasi sinabi ng Diyos. Nagigets nyo? Ibang-iba yon sa norm reference approach. Ang norm reference approach naman, the meaning of the scores are based on the overall performance of the norm. Nakadepende pa sa norm, sa performance ng norm. Nagigets nyo? So, halimbawa, i-apply mo to sa quiz.
Nagpakuwi si Sir. 1 to 10. Kapag gagamitan mo 'yon ng criterion reference approach, alam na kaagad natin kung ano ang passing ng quiz. O ano ang passing ng quiz using the LaSalle system, 7 over 10. Kasi 'yun talaga ang passing sa LaSalle. You get at least 70%. You get 70% of the total items, you passed. Nakaset na. Pero pag norm reference approach, ano ang passing doon sa quiz na binigay ni Sir ang sagot, hindi pa natin alam. Depende pa yan sa magiging performance ng buong klase. So, ibigay ko muna yung quiz, gegradean ko muna yung quiz, kukunin ko lahat ng raw scores ng kumuha ng quiz, and then from there, malalaman ko ano ngayon ang magiging passing. Pwede akong gumamit ng, let's say, average or mean. So, kunin ko lang yung average performance ng lahat ng tao na kumuha ng test, and then yung average na lalabas, yun yung magiging cut-off ko. Diba? Lahat ng scores na papantay sa score na, ng mean, pataas, passed. Lahat ng scores na sa baba ng mean, fail. Diba? Yun ang norm reference. Kasi, the meaning of the scores still depended on the performance of the norm. Alright? So, sana nakuha niyo yung difference between criterion reference and norm reference approach. Okay? Now, the thing is, ito. Sa norm reference approach, ito yung iba't ibang paraan kung paano i-apply yan to give meaning to the scores. May central tendency, frequency distribution, z-score, t-score, percentile rank, Sanin system, but don't be confused, isa lang naman ang ginagawa ng mga techniques na yan eh. Bakit kinakailangan natin gawin? Ano ang common denominator sa lima na yan? Ano yung tulong na binibigay nila sa atin to help us interpret a raw score? They help us locate the scores in the normal curve. Yan ang common denominator ng lima. Kapag ginamit mo yung lima na yan, tutulungan ka niya na malaman mo nasaan sa normal curve ang isang raw score. At ang tanong, at ito yung review question ko, why is there a need to locate scores in the normal curve? Bakit? Bakit mahalaga na dapat alam mo nasaan sa normal curve ang isang raw score? Kasi yan ang magbibigay sa iyo ng kahulugan, ng interpretation doon sa raw score. Kapag alam mo anong parte ng normal curve bumabagsak ang isang raw score, alam mo na kung anong ibig sabihin ng raw score na yon. So halimbawa, yung raw score mo bumabagsak dito sa compartment 2, below average ang tawag sa kanya. Kung ang raw score mo bumagsak dito sa compartment 5, above average ang tawag sa kanya. Paano mo nga malalaman nasaan yung raw score sa normal curve? Eto nga. Yan yung ginagawa ng lima. Sasabihin niya sa'yo, specifically, what area of the normal curve makikita ang isang raw score. Alright? So again, yun yung tinatawag na norm reference approach. Yung ibig sabihin ng score, nakadepende sa performance ng mga tao. One good example of this in the spiritual level, yung kay Job. Diba, anong assessment ng Diyos kay Job? Blameless, upright, feared God. Tapos sinabi pa dito sa verse 3, he possessed 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 female donkeys, and very many servants. So that the man was what? Everybody read? The greatest of all the people of the East. Paano natin masabi na si Job ang pinaka-okay? Kasi kinumpara siya ng Diyos dito sa mga tao in the East. And of all those current people in the East, during this time, si Job ang pinakaangat. Doon nang galing yung assessment ng Diyos kay Job. Kinumpara siya doon sa mga tao who are already existing during his time. Norm reference approach ang tawag dyan. Okay? Next, number 4. Ito, mahalagang principle to, no? Especially pag nagpa-practice ka na ng psychometrics, the why must fit the what. As a psychometrician, as a psychologist in the future, dapat kapag nakakita ka ng tao sa opisina mo, ang unang tanong mo sa kliyente mo, ano ang referral question niya? You would need to see, to answer the question, why? Bakit ba yung taong yan nasa harap mo? Bakit mahalaga na masagot mo yung question na why? Kasi yan ang magde-determine kung anong test ang ibibigay mo sa kanya. And the principle is, what test you're gonna give must be in line with the referral question. Kaya nga sabi ko, the why must fit the what. Kung anong test ang ibibigay mo doon sa kliyente mo,
dapat tugma siya, naaayon siya doon sa referral question. Kaya nga ako nag-lecture noon ng iba't ibang klase ng mga psychological test. Diba? Ito yung mga whys. Diba? Meron tayong intelligence test, achievement test, aptitude test, personality test, performance test. So, anong test ang ibibigay mo sa kliyente mo? Depende nga yun sa referral question niya. Iba't ibang referral question, iba't ibang test ang dapat mong ibigay. Let me give you some examples. Why would you give someone an IQ test? Ano ang referral question dapat ng isang tao para masabi mo na IQ test ang kailangan niyang kunin? Ang sagot, kapag gusto niya na malaman niya kung gaano siya kagaling sa problem solving. You got that? Magaling ba ako sa problem solving? Yan yung why question. So ano ngayon ang test na ibibigay mo? Intelligence test or IQ test? Kasi yan ang nature ng IQ test. It measures, it quantifies your ability to solve problems. Another example, why would you give someone an aptitude test? Kailan mo siya bibigyan ng aptitude test? Ano yung why niya? Kasi gusto niyang malaman kung meron ba siyang potential na mag-achieve sa isang field. Magiging magaling ba akong nurse? Magiging magaling ba akong doktor? Magiging magaling ba akong estudyante pag nag-enroll ako sa psychology? Yun yung why, yun yung referral question. O kung yun yung referral question niya, gusto niyang malaman kung may potential siya sa isang field, ano ngayon ang ibibigay mo? Aptitude test. Nagigets niyo? The why must fit the what. Oh. Bakit kinakailangan ng tao ng savior, ng mesaya, ng tagapagligtas? Ano yung referral question natin? Because people are spiritually lost. Nagigets niyo yun? Because people are spiritually lost. We need to be saved. What do we need? We need a savior. Sinabi yan sa Luke, for the Son of Man came to seek and to save the lost. People are spiritually lost. Yan yung referral question natin. How can we be saved? Therefore, God gave us what we need, a savior. Nagigets nyo? Ang isa pang application pala nito, going back, ng number 4, the why must fit the what, dapat marami kayong alam ng mga psychological test. Para in the future, kapag maka-encounter kayo ng mga different referral questions, alam nyo na kaagad kung anong test ang dapat ibigay sa kanya. Hindi yung dun pa lang kayo magre-research. Ah, ito yung referral question niya. Wait lang, hahanap pa ako ng mga test na dapat ibigay sa kanya. Dapat, as a professional psychometrician, more or less marami kayong alam na psychological test na pwedeng kunin given a certain referral question. And one way to do that, kung paano palalawakin yung knowledge nyo about different psychological tests, magbasa kayo ng mga manual. Gawin yung habit to. Kung wala kayong ginagawa, bawasan nyo yung pag-Facebook nyo, bawasan nyo yung pag-Instagram nyo, ito yung gawin nyo. Randomly, punta lang kayo sa Google Scholar, hanap lang kayo ng mga different skills, mag-browse-browse lang kayo, and then alamin nyo yung details about those skills. Ano yung history nyan? Paano ba ina-administer yan? Anong psychometric properties nyan? Ano ba yung construct nyan? You know what I mean? So on and so forth. Diba? Kung maganda nga, gawa kayo ng PowerPoint, mangolekta kayo ng iba't ibang mga psychological test, ilagay nyo yung mga details, tapos aralin nyo gabi-gabi. Para dumating yung point na kahit anong psychological variable yung ibigay sa'yo, meron kang alam na instrument na pwedeng mag-measure ng variable na yon. Halimbawa, kayo, itest nyo yung mga sarili nyo. If I ask you right now, you can pause the video if you want. Magbigay nga kayo ng test na nagme-measure ng spirituality. Magbigay nga kayo ng test na nagme-measure ng stress. Magbigay nga kayo ng test na nagme-measure ng homophobia tendencies. Most likely, wala kayong masagot. Bakit? Kulang pa kayo sa pagbabasa ng iba't ibang mga psychological test. So, gawin yung goal yan. Sana dumating yung point na randomly, kahit anong psychological variable ang sabihin sa'yo, more or less may alam kang instrument na kayang i-measure yung variable na yon. That's a very important skill of a good psychometrician. And last one, number 5, as I end part 1 of my lecture, standardized tests are not perfect. Ayoko magkaroon kayo ng ilusyon na dito sa channel na to na lahat na lang ng psychological test perpekto. Diba? Kasi ang mga psychological test gawa ng mga tao at ng mga tao tulad natin, hindi tayo perpekto, kaya meron lagi yung mga error estimates or standard error of measurement. Ang ibig sabihin lang yan, ng formula na yan, is ito yung tendency na mali
ang resulta na ibibigay sa iyo ng isang test. Lahat ng test, lahat ng standardized psychological test, may tendency na bigyan tayo ng resulta na false positive or false negative. So, ibig sabihin ng false negative and false positive, yung dalawang false na yan, ito yung mga pagkakataon na ang isang test pumalpak. Pumalya, kumbaga, sa kanyang function. Let me give you an example. Halimbawa, IQ test. Merong isang IQ test na nag-false negative. Anong ibig sabihin ng false negative? False, hindi totoo. Negative, wala. So, ibig sabihin ng false negative, hindi totoong hindi matalino. Kasi yun nga yung point ng IQ test eh. Gusto nating ma-identify kung matalino ba yung tao o hindi. Okay ba yung problem solving skills niya o hindi. O ano sabi ng IQ test mo? Hindi siya magaling, hindi siya matalino, hindi siya good sa problem solving. Only to find out later on, in the future, yung sinasabi mong hindi magaling sa problem solving, sobrang galing pala sa problem solving. One good example of this would be Bill Gates. Sabi niya, I failed in some subjects in exam, but my friend passed in all. Now he is an engineer in Microsoft and I am the owner of Microsoft. So ang dapat i-question dito, yung exam na kinuha niya. Bakit sabi ng exam hindi siya matalino? Eh matalino naman pala talaga siya. Ibig sabihin yung exam na yan, nag-false negative. The same thing with Jack Ma. Diba sa biography niya, ilang beses yung sinabi, nag-apply siya sa Harvard, maraming beses siyang nireject. Kasi sabi ng standardized test ng Harvard, you don't have what it takes to be in Harvard. You are not smart in our standard. Eh lahat naman tayo agree na si Jack Ma, given his success, for sure naman matalino 'yan. 'Di ba? So, ang issue dito, yung standardized test na ginamit ng Harvard, dahil hindi niya nakita yung talino ni Jack Ma. Hindi nakita ng exam yung talino ni Bill Gates, yung mga exams na 'yan nag-false negative. Sabi nila, hindi sila matalino, yun pala matalino sila. Na miss out ng mga IQ test na 'to. Ang isang Bill Gates, ang isang Jack Ma. At bakit nangyari yan? Kasi nga ang mga psychological test, laging may error estimates yan. They are not perfect. Psychological tests will never be perfect. Kasi nga gawa ng tao ang mga psychological tests. At ang mga tao, tulad natin, again, hindi tayo perpekto. Pero ang good news dito, meron naman tayo mga pwedeng gawin para ma-minimize natin o tumaas yung chance na tama yung ibibigay sa ating resulta ng test na ginagamit natin. Some of the ways, of course, no, is what? So, response number one, we can do something to minimize the error of our test. Gandahan natin yung environment where the person is, where the test takers are taking the test. Ayusin natin yung pag-administer ng test. Ayusin natin yung pag-score natin. Gandahan natin yung items natin. Yung test takers, more or less, dapat nasa mabuting condition sila while they are taking the test. And most importantly, yan yung reason kung bakit dapat lagi natin sinisigurado na yung test natin, maganda ang psychometric properties. And when you hear those words, psychometric properties, syempre anong may isip mo? Reliability and validity. So you can choose to pause the video right now, define on yourself. Kausapin mo sarili mo, anong ibig sabihin ng reliability, anong ibig sabihin ng validity. Okay, so that's the first response that you can make. Given the fact that tests are not perfect, may isa pang response na pwede mong gawin. Okay, dahil ang mga standardized psychological tests hindi perpekto, there are times you can go outside the test. Remember this, psychological tests are not the only way to assess a person. Baka kasi magkaroon kayo ng bias, no, na ang psychological test lang ang paraan para magkaroon tayo ng assessment of a person. Syempre, in this lecture, in this subject, psychometrics, bias ako sa psychological test kasi that's what psychometrics is all about. It deals with psychological test. Pero hindi ibig sabihin nun na kapag walang psychological test, walang assessment na pwedeng mangyari. Meron pa rin. Ano yung ibang ways na pwede mong gamitin na pang-assess ng tao kahit wala kang psychological test? Ito, pwede ka naman mag-clinical observation, mag-clinical interview, pwede kang mag-archival research, or pwede kang mag-background checks. Special mention to background checks. Alam nyo ba, kung i-coconnect natin to sa industrial organizational psychology, specifically in the field of recruitment, ginagawa na pala yung background checks as a form of assessment even before they hire an applicant.
So let's say may aplikante na nag-hire, may aplikante na nag-apply, nagpasa ng curriculum vitae niya, ng CV. May mga HR practitioners ang gagawin nila, even before they schedule an interview, hahanapan na kaagad nila ng background check yan. Gagawa na nila ng background check. And one of the checks that they do is, they really stalk. They really search data from the applicant's social media accounts. May mga ganyan talaga mga proseso. Titignan talaga yung mga pinost mo sa social media, titignan yung mga pictures mo doon, because from there, it's a valid form of assessment. Won't you agree? Minsan, kahit hindi mo naman makausap yung tao eh. Basta makita mo lang kung ano yung mga pinopost niya, ano yung mga sinasabi niya, ano yung mga pictures na nasa social media niya, more or less may malalaman ka na about the person. Malalaman mo na kung salbahe ba to, malalaman mo na kung palamura ba to, minsan malalaman mo na nga rin yung mga political views niya simply by analyzing kung ano ang mga nasa social media accounts nila. Kaya ang application dito, I hope you're listening now. Ang application dito in the future, pag nag-a-apply na kayo sa trabaho, nagpasa kayo ng curriculum vitae, bago nyo pa man gawin yun, ayusin nyo yung contents ng social media accounts ninyo. So palitan nyo naman yung mga pictures na hindi decent. Diba? Yung mga picture nyo sa Boracay, yung may hawak ka ng red horse doon, naka-dirty finger ka, alisin nyo naman yun. Sana naman pag hinanap kayo ng mga recruiters, pag tinignan ng mga HR people yung profile ninyo, magaganda yung mga nakikita nila. Yun, disente yung itsura mo, pumupunta ka sa mga Bible study, naglilid ka ng Bible study, nasa prayer meeting ka, diba? Kapag yan yung nakikita ng mga recruiter sa'yo, most likely, tumataas yung chance na ma-hire ka. Dapat ang nakikita nila sa mga Facebook accounts mo, the fruits of the Spirit. Diba? Yung mga pinopost mo tungkol sa joy, love, peace, forbearance, goodness, faithfulness, greatness, and self-control. Yan ang magagandang nakikita. Diba? Tandaan nyo, sinabi rin ni Solomon yan, diba? Dapat maganda ang pangalan mo. Ang pangit naman kapag background check ka ng recruiter, ang nakita, palaano ka, palaaway ka, palamura ka, meron kang video na nakikipagsuntukan ka, meron kang video doon na minumura mo yung government, hindi maganda. Alright? Kaya sana gawin natin lifestyle yan. Diba? Gawin natin lifestyle yan para pag sinerch tayo ng mga recruiters in the society, makikita nila yung mga good works natin. Most likely, ma-hire tayo. But anyway, ano ang point ko? Ang point ko is, lahat yan, lahat ng examples ko, pwedeng mangyari yan kahit hindi ko gumagamit ng psychological test. And in fact, even hardcore psychometricians will recommend na huwag tayong 100% dependent lang sa mga psychological tests for our assessment. Kasi again, maraming mga methods na kahit hindi siya standardized psychological test, it gives us a pretty accurate form of assessment. Alright? So yan lang muna, no, yung aking numbers. Tama ba? Yung bilang ko, 1 to 5? Tama, 1 to 5. Abangan nyo yung part 2 ng lecture ko dito. Okay? So kung meron kayong mga questions or comments, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Sana nakatulong to sa pagre-review nyo. Sir Howard here. Until the next lecture, God bless everyone. Bye-bye.